This is bad for us, Amelia. Hawak na natin ang bata, pero pinepeste pa tayo ng lintik na ama niyan. Now everybody thinks he's a hero. I wanted him out of the way, Ma. Pero pag may nangyaring masama kay Eman ngayon, it could backfire on us. Lalong mag-iimbestiga mga pulis. And things can really get out of hand. Pero Mama, aside from the fact that we have to face Eman as a big problem, meron pa tayong isang malaking problema. Si Celine. What do you mean? Hindi nagagawa ni Anton ang mga dapat niyang gawin dahil distracted siya sa babaeng yun. Ilang beses na siyang muntik mapahamak because of his obsession with that woman. Well, do something about Celine. Ayoko nang problemahin yung babaeng yan. Oh, dahan-dahan. Upo. Oh. Maupo na, maupo. Napakabigat ng bata ka. Thanks, tita. Walang ano man. Alam mo, Arnold, nakakatuwa ka. Kasi talagang sinusunod mo ang gusto ng mami mo. Tama yun. Konting sessions lang yun, tita. Mm-mm. Pwede lang tiisin. Oo naman, ikaw pa. Tsaka hindi, talagang makakabuti sa'yo yung psychiatric therapy. Kaya tapusin mo, ha? Konting tiyaga lang. Fine. Malas ka sa akin, tita. Yan eh. Yan ang gusto ko eh. Teka, nagugutom ka ba? Initin ko yung paborito niyo ni Lester. No way. Adobo? Yes. May adobo. Naku, muntik na nga maubos. Buti na lang may natira pa. Wow. Mm. Nurse na. Cook pa. Aba, syempre. Olara. Baka talaga, Tita Linda. Garlic rice, plain rice. Garlic rice. Oh, sige. Sandali, ha? Sam. Oh. Pasensya mo na eh. Nalang natira sa ipong ko eh. Okay na to. Pangdagdag gastos din natin. Ed! Anong sabi? Nakausap ko na yung may-ari ng inn. Oo. Oh. Eman, wala na tayong masyadong pera ah. Kaya usapan kaya natin sila. Yun nga eh, wala na daw dapat tayong bayaran. Tulong na lang daw yan. Balitaan niyo yung ginawa natin. Ito ba? Chocolate fruit!